Welcome back to my channel. In this lesson video, pag-uusapan natin kung anong gagawin kapag takot ka sa research. So ang tanong ko, takot ka ba sa research? Gawin mo na ito. Para sa mga nag-uumpisa pa lang, usual o karaniwang mararamdaman natin yung takot. Mild actually yung kinakabahan lang. So kapag natatakot kang mag-research, hindi naman kakaiba yung ganoong pakiramdam, kundi makukonsider mo siya as nararamdaman din ng karamihan. May mga dahilan kung bakit mo nararamdaman yon o kung bakit talagang nararamdaman ng karamihan yon. Una, kasi ang research, hindi naman talaga natin nauunawa ang lubos kung ano nga ba ang mga gagawin, ano yung mga iba-ibang tasks na kailangang ma-accomplish dyan. Two, ayaw natin ng failure, ayaw nating bumagsak. So, kahit tayo ay nahihirapan, nakatatak sa isip natin na ayaw naman nating ibagsak yung subject na research. At syempre, ayaw natin ng hindi makagraduate. Pangatlong dahilan, masyado siyang time-consuming at hindi katulad ng ibang subjects. Syempre, kapag mas time-consuming, kakainin niya yung ibang oras natin para sa ibang subjects natin at para sa ibang mga mahahalagang gawain natin. Damay na syempre dyan yung ating pagpapahinga o pag-relax. Marami kasi yung mga library moments, marami yung encoding moments, marami yung critical reading moments. Pang-apat na dahilan bakit tayo natatakot, kasi wala o kulang sa mga resources. Isa na dyan yung pagkawala tayong laptop, nag-iisip tayo paano na nga ba. So yung material resources at saka financial resources, kasi naririnig natin sa iba, nako ang research, napakagastos niyan. Totoong may gastos talaga dyan na hindi katulad sa ibang subjects, pero napaghahandaan yan, napag-iipunan yan. Panglima sa mga dahilan na iniisip natin kaya tayo natatakot, hindi tayo sure kung mabait o supportive yung ating magiging guro o yung ating magiging advisor. So yan yung mga advanced thinking natin. Advanced siya pero minsan negative yung tinatakbo. Yan, kaya may mga dahilan talaga bakit tayo natatakot. Pero huwag po nating takutin yung sarili natin, kasi ang dami-dami namang nakakagawa na sa umpisa ay takot na takot sila at nangangapa rin, pero makita natin, nakabound na yung kanilang copies at gagraduate na sila. Kaya gawin mo na ang mga tips na ito para mawala na yung takot mo at mapalitan ng courage at confidence. Mahalaga syempre yung confident tayo. Yung mga confident na tao, hindi naman yan nagsimula sa confident na kaagad. Nagsimula din yan sa kinakabahan, nangangapa, pero later on, dahil inaral nila, in-embrace nila yung advancement, hayan, naging confident na sila. So, ano-ano po ang mga gagawin, ma'am? Build research skills. Unang-una dyan sa pag-build ng research skills is of course to develop our reading skills. Hindi lang reading skills, kundi ang ating critical reading skills. Mahalaga na tayo ay masikap magbasa, nauunawaan natin ang ating binabasa, at alam natin kung ano yung relevant sa thesis o sa research na kasalukuyan nating ginagawa. Kasama din syempre dyan yung summarizing, paraphrasing, yan yung mga bagay na maili-level up pa natin. Kung hindi natin yan na-master, hindi natin yan na-develop ng husto sa senior high, pwes gawin natin sa college level. Part of building your research skills is of course yung gawing alam na alam yung formulation ng mga problems, definition, yung mga hypotheses. Madali namang mag-formulate niyan pag nakakita ka ng halimbawa, aralin mo, magbasa ka. So, you're learning them at the same time you are building your research skills. Another part of building your research skills is of course knowing what to do during data collection. So, magko-collect ka ng data, mag-gather ka ng data. Paano mo ihahanda ang mga survey instrument, ang mga interview guide, paano ka magpo-formulate ng mga katanungan. So, paano mo sila ipapamigay, paano ka mag-a-administer. Mahalagang matutunan mo yan. At syempre, hindi ikaw yung unang-unang taong gagawa niyan, which means may mga pattern ka nang makikita. At doon mismo sa pattern na yon
ay matututunan mong gumawa ng akma para sa iyong study. Another part of building your research skills is of course data analysis. So meron ka nang nagather na data. Paano mo siya i-interpret? Aralin mo yon. Paano mo siya i-interpret? Paano ka mag-formulate ng conclusions or mag-draw ng conclusions? And how will you derive implications? So, merong mga halimbawa dyan. Kailangan mong basahin, unawain sa mga halimbawang yon. Plus pa yung discussion ng guro mo ay matututunan mo talaga at mabibuild ang iyong research skills. Kasunod nito, under pa rin ng building your research skills is of course developing your academic writing skills. So, pag sinabing academic writing, iba siya sa pagsusulat natin sa ating mga social media posts. Sa academic writing, may mga sinusunod tayong format, rules, mga language types or levels of language kasi meron siyang certain degree of formality. Another, of course, is communication skills. Nakasulat ka. When we say communication, of course, marami yang mga macro skills na yan or marami yang mga communication skills na yan. Pero ang tinutukoy ko rito ay ang iyong speaking skills. So, mahalaga na kapag nakasulat ka, nakabuo ka, kaya mong ipaliwanag, kaya mong i-explain para yung research mo ay nalalaman din ng ibang tao. Kasi nga meron tayong mga presentation ng ating mga research results. Another, of course, is collaborate. Letter C. Mahalagang tayo ay nakikipag-collaborate kasi kung meron tayong mga ibang kausap, ibang kasama, meron tayong matatanong. Kung hindi natin alam ang kasagutan dahil merong ibang nakakaalam no na kasama natin, magiging magaan kasi nga meron kang katuwang sa pag-unawa sa punto ng iyong research. Another, of course, is hindi mo nararamdaman na mag-isa ka. So merong support system. May kinalaman ito sa pagiging courageous mo at sa pagiging confident mo kasi hindi ka nga nag-iisa. Ano't ano man, meron kang kasama na magiging katuwang mo sa paggagawa ng iyong research. So kung meron na tayong B at C, eto naman ay S. Seek guidance. Magtanong tayo, magpaturo tayo, at tumanggap tayo kung ano man ang ibinibigay sa ating knowledge. So dito, of course, meron tayong guro sa research, magkakaroon din tayo ng advisor. Kapag tayo ay tinuruan nila, tanggapin natin yon, aralin natin, kasi dun talaga tayo mag-a-advance. Diba, takot nga tayo, hindi natin alam. Pag tinuro nila sa atin, tanggapin natin at aralin natin. So in that manner, tayo ay nawawalan na ng takot, natututo pa tayo, nadidevelop pa yung ating research skills. At dahil you are seeking guidance, hindi magiging trial and error. Makakatipid ka sa time, definitely. At of course, mahalaga yung feedback ng mga experts. For example, ako, sa mga advices ko, they treasure what I tell them, what things to be adjusted. Kasi one, nakakatipid na sila sa time. Two, tumatama yung paper nila. And of course, nagiging matipid sa panahon, sa kagamitan, kasi hindi na nga trial and error, imbis na mag-print, i-check. Kundi pag sinabi kong ayusin mo to, ganito gawin mo, sa unang print pa lang, okay na siya. So, nakatipid ka na sa resources, nakatipid ka pa sa time, at nakatipid ka pa sa pagod. Ganon kaganda when you seek guidance, when you follow your teachers, or when you follow your advisors. So, once again, tandaan, BCS, build research skills, collaborate, seek guidance. So, tatlo lang ang gagawin mo at gawin mo talaga sila and you'll find out. Yung takot mo, mapapalitan siya ng confidence. Sa una talaga, takot tayo. Later on, we'll see, kayang-kaya na natin. So, always embrace advancement, guys. Do not hesitate to embrace advancement, no matter what it takes. Mapagod ka man, mawalan ka man ng time sa iyong pag-relax, ganun talaga ang lumilevel up. There you have it. Sana may natutunan ka sa lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!